Langit na lagi nating naririnig. May mga taong nagsasabi na ang langit ay tahanan ng Diyos. Gaano ba ito katotoo? May mga sinabi ba sa Bible saan matatagpuan ang langit? May mga nabanggit ba sa Bible kung ano-ano ang makikita sa langit? Ito ang ating tatalakayin sa video na to. Samahan niyo po ako sa isa namang mahalagang talakayan. Let's go! Welcome sa JD Bible Study at kung saan tayo po yung mag-aaral patungkol sa Bible at ilang mahalagang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos na madalas ay hindi napapansin o hindi na-emphasize. Kayo po ay interesado sa mga ganitong klase ng content ng video, so we are on the same page and feel free to subscribe. Salamat anyway sa mga nag-share. I really thank God for your support. Let's glorify and bring all praises to God. Sa ating mga believers, we don't afraid to die. Masakit ba ang pagkamatay natin? Paano ba tayo mamamatay? Masasagasaan pa tayo at magkakadurudurug ang ating mga laman? Malalaglag pa tayo sa building? O magiging mahahati-hati yung ating mga katawan? Yun ang iniworry natin. Pero sabi nga ni Spurgeon, for sinners, death is a curse. But for believers, it is the gate of life. Paul said, for me to live is Christ and to die is gain. And happiness true, kung gaano katotoo ang hell, siyempre ganun katotoo ang langit. So God promised it. Wala pong sapat na salita para po i-describe or exaggerate ang heaven. Beyond explanation, beyond all knowledge, sa biyaya ng Panginoon, titingnan lang natin yung mga pahapyaw na binigay ng Biblia patungkol sa mga ilang makikita natin sa langit. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10, but as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered in the heart of men the things which God had prepared for them, but God had revealed unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Kagandahan sa mga tunay na Kristiyano no, may Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun yung nagpapaunawa sa atin ng mga bagay-bagay about sa Diyos. O yun po yung nag-reveal sa atin ng mga ilang katotohanan as we read the Bible, as we pray, as we continue in our faith and walk with Spirit. So nare-realize po natin yung mga bagay na yan. Pero hindi kalahatan. Hindi pa po actually complete, kasi makukomplete yung totoong karunungan pagpunta natin sa langit. May mga bagay para tayo na hindi naiintindihan sa Biblia na kahit anong saliksik natin ay hindi talaga natin makukuha. Tulad na lang ng Trinity. And we grasp it through faith. Many people and churches and scholars has in-depth understanding about heaven. So marami pong mga spekulasyon, no? Bibigay ko lang po yung mga iilan, okay, mga tawag sa langit, mga terms, at tinatawag siya sa na paraiso or paradise. 2 Corinthians verse 4, makikita po yan dyan. And then yung tinatawag na Abraham's bosom. So sa Luke chapter 16 verse 22, kung saan after mamatay ni Lazarus, siya ay napunta sa Abraham's bosom. That Abraham's bosom is the paradise. Testament says po kasi sila po ay nag-antay ng Messiah. So they are waiting for Jesus for the full atonement of sins. So, yung mga Old Testament saints ay napunta po sila sa tinatawag na Abraham's bosom. So it is a place down there where there's a great gulf fixed na nagdi-divide sa hell. Bago po si Jesus Christ ay umakyat sa langit, so sabi po ng Bible, he went down first to take the saints with him. So makikita po yan sa Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is but that he also descended first into the lower parts of the earth. And he descended is the same also that ascended up far above all heavens that he might fill all things. Si Jesus po kasi ang katuparan ng law.
At ang Panginoong Hesus lamang po ang tanging nakagawa ng buong law. Siya rin po ang naging pambayad ng ating mga kasalanan. Now, mayroong isang prophecy no, after po talaga na sinundo ng Panginoong Hesus yung mga Old Testament saints sa Abraham's bosom. So, nawala na po yung Great Gulf fix at lumaki na po ang impyerno. Sabi isa nga sa Isaiah chapter 5 verse 14, therefore, hell hath enlarge herself and open her mouth without measure in their glory in their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend on it. So malaki na po ang impyerno since nawala na po ang Abraham's puso. Okay, ang langit, di ba? May mga speculation na sinasabing siya po yung Garden of Eden sa Genesis chapter 2 verse 4. May sinasabi rin po na heaven is also considered as New Jerusalem, a holy city in Revelation chapter 21 verse 2. Sinasabi din po ang langit ay God's throne, Isaiah chapter 37 verse 16 and Psalms 99 verse 1. And also heaven is also called as God's kingdom. Sa John chapter 3 verse 3, makikita niyo po yan dyan. So whatever po kung ano po yung tawag sa langit, no, hindi pa naman po talaga natin fully mai-understand yan. I will not try to speculate na isa-isain po yan, ano. Ayoko po magtunog na alam ko lahat, okay? So yan po yung mga ilang bagay na madalas na pinagtatalunan pero hindi na po dapat pagtalunan o detalye ng eksakto. Let's just accept it by faith. Some are still in the mysteries at malalaman po natin yan pag tayo'y umakyat na ng langit. God want us to be excited. Thus the Bible mentioned, where is heaven? 2 Corinthians chapter 12 verse 2. A new man in Christ about 14 years ago, whether in body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell. God know it. Such an one caught up to the third heaven. First heaven yung sky na nakikita po natin dyan. And then yung second heaven yung po yung galaxy, outer space. And kapag kayo po lumakpas po dyan, so yan po, dyan makikita yung third heaven. Because God is outside of His creation. Sa mga Kristiyanong nakakarinig na about millennial reign of Christ, scenario po na yun ay iba pa. Okay, heaven is not just referring a place up there. Bibigay po ako ng actually pito na mga bagay na makikita po natin sa langit, mga ma-experience natin. First one, so there are mansions, houses, buildings in heaven. Okay, so sabi sa John 14 verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. Wow. Sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Okay, yung ibang mga translations sinasabi rooms. So whatever it is, may structure sa langit na prepared for His people. God promised it. May mga tirahan tayo. Amen. Meron din po doon ang tinatawag na Holy Jerusalem or Holy City. Sa Revelation chapter 21 verse 10, and He carried me away in the spirit of a great high mountain, and He showed me the great city of the Holy Jerusalem descending out of heaven from God, having the glory, and her light was light unto a stone of the most precious like jasper stone, and clear as crystal. Wow! Isipin niyo, no? So meron daw pong syudad, city, na kung saan ay gawa sa jasper at clear crystal. Imagine, walang ganinyang lugar sa, you know, sa bansa natin, sa mundo natin ngayon. Only in God's kingdom. So, city, at meron din tinatawag na 12 gates made in pearl. Gawa sa perlas, mga kapatid. 12 daming gates na, no? Di natin alam kung ano ba dun yung exit, ano ba dun yung, pero this is really, really exciting. So sabi sa Revelation 21 verse 21, the 12 gates were 12 pearls, every several gates was of one pearl, and the street of the city, and the 12 gates was pure gold, and as it were transparent glass. Wow! Akala ko yung pure gold dati, talagang tindahan lang. Sa langit, meron palang pure gold. Pero hindi tindahan, talagang literal na ginto. So, what a wonderful place! Revelations 21 verse 12 to 13, mayroon din pong wall made in jasper. And had a wall great and high, and had a 12 gates, and the gates 12 angels, and the names written thereon, which of the names of the 12 tribes of children of Israel,
and on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. May gate na gawa sa perlas. Opo, napakaganda. Meron din pong 12 foundations made in precious stones. So sabi sa Revelations 21 verse 14, and the wall of the city had 12 foundations, and in them names of the 12 apostles of the Lamb. So meron daw pong pundasyon na makikita po doon at nakasulat daw po ang pangalan ng 12 apostoles ng Panginoong Jesus. Una to, yung foundation daw po na ito ay gawa po sa mga mahalagang bato, precious stones. Sa Revelations 21 verse 19 to 20, makikita nyo po yun doon. Gawa po sa jasper, yung unang foundation. Yung pangalawa po sa sapphire, chalcedony, emerald, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprasus, jacinth, amethyst. Hindi ko alam kung nabasa ko po yun ng tama, but one thing for sure, I'm gonna enjoy that in heaven. Pa po ako nakakita ng mga ganyang mga bato sa personal, pero sa langit, we will enjoy that. We will see that. Pangalawa po na makikita sa langit, meron pong new heaven and new earth. Okay, in God's kingdom, may new heaven and new earth. Gaya po na sinasabi ko, I'm not referring of the heavens just a place up there. I'm also referring for God's place that prepared for Christians. For sa Revelation 21 verse 1, and I saw new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away and there was no sea. So papalitan daw po ng Panginoon ang mundo, no? Mawawala na doon po ang dating langit, mawawala na doon po ang dating mundo, wala na rin po ang dagat. Oh, imagine, no? Kasi po yung dagat, kung mapapansin po natin, it seems that it's separate. Sa Isaiah chapter 65:17-25, for behold, I create new heavens and new earth, and the former things former shall not be remembered nor come into mind. Malilimutan ang mundo na ito. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, ito po ay pabulok. We are living on a fallen world. May inihandang mas the best ang Panginoon para po sa atin. May mga bagay po talaga tayo may enjoy sa langit, no? Ultimo yung mga animals na kinakatakutan po natin, hindi na sila mababagsik o wild. Pangatlo po, there is total satisfaction. So may total satisfaction po sa langit. Okay, una po, satisfying experience. Sabi sa Revelation 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither there be any more pain, for the former things are passed away. Imagine, it is beyond expectations ang makikita po natin at ma-experience po natin sa langit. Wala na pong pag-iyak, wala na pong kalungkutan, wala na pong kamatayan, wala na pong sakit, wala na pong rayuma, wala na pong diabetes, wala nang bawal na pagkain. Although sa langit po, hindi na po tayo nagugutom, pero kakain po tayo because God wants us to enjoy everything that day. Hindi na natin kailangan magpahinga. Ang langit po, walang katapusan, unstoppable joy, kasi hindi mo na kailangan magpahinga. Hindi ka na kasi napapagod at wala na rin gabi doon. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 25, and the gates of it shall not be shut all by day, and there be no more night there. Okay? So makikita nyo rin po sa Revelation chapter 22 verse 5, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Wow! Isipin mo, parang daig pa 7-Eleven, 24-7! Kakaibang experience. Hindi ka nagkakasakit, hindi ka na mapapagod. Yung mga gusto mong gawin, magagawa mo. Hindi ka na rin kasi napapagod. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, but they shall wait upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as the eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Madalas ginagamit to sa mga taong naghihintay sa Panginoon. Ano? Okay, dito po sa mundo, yes, because of the Holy Spirit, but there is also come a time na matatapos ay paghihintay natin. We will be with the Lord forever and ever, and we will not be weary. We will fly like Superman. Do you know what I mean? Have you ever experienced? Just try to imagine, ano? So, yung mga bagay na inaasam-asam nating mangyari ay mangyayari. Di ba kayo na-excite sa mga ganitong klaseng mga event? There will be satisfying body.
you will enjoy the kingdom of God with a very satisfying, perfect, and glorified body. Philippians chapter 3 verse 21, and who shall be changed our vile body that we may be fashioned like unto his glorious body according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Okay, in the resurrection, papalitan po ng katawan. Of course, we have spirit, but God will give us a perfect body. Katulad po nung body na siya po yung muling nabuhay, that is the glorified body. Hindi napapagod, hindi nagugutom, perfect. Maganda, gwapo. Daig pang kagandahan ng mga celebrities na makikita natin ngayon at napapanood natin ngayon, mas better version of yourself. Actually, si Paul, binanggit ito sa mga taga-Corinth kasi yung mga Corinth po doon, nagkaroon sila ng pagtatalo, parang hindi sila naniniwala sa resurrection. Actually, kinurek sila ni Paul. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, "But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept." Alam niyo po ba si Jesus Christ ang ating first fruit? Siya po yung ating gayahan. Okay, si Jesus Christ po ay yung first resurrection. Hindi po si, may mga usapin na kala nila si Lazarus. Si Lazarus po muling nabuhay but not in a glorified body. Okay? Hindi po glorified body. Yung mga binuhay na patay ng Panginoong Jesus, they died. Actually, namatay po sila pero yung glorified body po na tinutukoy po dito ay yung katawan na hindi na po namamatay. Katawan na perpekto, katawan na kakaiba, tumatago sa pader nung nabuhay muli sa Panginoong Jesus, diba? Tumatago, "Peace be unto you." Lumalakpas siya sa mga pader, might be lumilipad, di po natin alam. Ano? But it really excites me as a Christian. And he also gave some glimpse about the glorified body. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, 37 to 40, and that which thou sowest not that body, and it shall be but bare grain, it make chance of wheat, some or other gain. But God giveth it a body as it had pleased him, and in every seed his own body, and all flesh is not the same flesh, di na po kaparehas ng dati, but there is one kind of flesh of man, another flesh of the beast. All flesh is not the same flesh, and another of fishes, and another of birds. Verse 40, there are also celestial bodies, and bodies terrestrial, but the glory of celestial is one, and the glory of terrestrial is another. This body, which is sinful nature, nabubulok, namamatay, po'y babalik sa lupa, pero bibigyan po tayo ng Diyos ng katawan na kalugod-lugod sa Diyos, katawan ng katulad na sa Kanya. Body beyond your best expectation you could ever imagine. So not only that, there is a total peace and a place of no sins. Okay, sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, "Lay not yourselves treasures upon earth, where moth and rust corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also." Sabi po doon, sa langit, sabi ng Panginoong Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Mag-ipon kayo ng ari-arian sa langit. Alam niyo po, mas gugustuhin ko pa na nangungupahan ako dito sa mundo, no? Sa buhay na to, okay lang. O kahit yung lupa ko nasa paso lang, nasa sako lang, okay lang yun, basta sa langit. Meron akong ari-arian na pinangako ng Panginoon. Ito po kasi may magnanakaw eh. But you cannot have peace in this earth without Jesus Christ. Sa Revelation chapter 22 verse 15, "For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie." So tayo po, nilinawin ko lang po, wala na pong makasalanan doon. So dapat tayo wala rin doon kasi tayo yung makasalanan. Ano? Pero tatandaan po natin, tayo po ay tinubos ng Panginoong Jesus. Binayaran niya po yung kasalanan po natin. Binalutan niya po tayo ng tinatawag na robe of righteousness. Ang makikita niya, hindi yung japet, ay yung makikita niya yung Kristo sa puso mo na tinanggap mo at pinanampalatayanan at pinagkatiwalaan mo. Ang kasalanan ko ay
nabayaran na. Hindi dahil nagba-Bible study ako, hindi dahil napunta ako sa simbahan, hindi dahil nagpe-pray ako, hindi dahil ako ay nagbabasa ng Bible o mabuti akong tao, pupunta ako sa langit for one main reason. Because of what Jesus did for me in the cross of Calvary, and I grasped it. I believe in it and I trust in it. Not my works of my righteousness. It's just filthy rags before God. A place where there's no armies. Wala na pong police doon, wala na pong SWAT, wala nang security guards, walang weapons para mapanatiling kapayapaan, kasi ang prinsipe ng kapayapaan ang maghahari po sa atin. Sa Isaiah chapter 9 verse 7, of the increase of this government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment, with justice from henceforth, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this. There is a tree and water of life. Okay, sa una-una po yung tree of life, punahin natin. Sa Revelation chapter 2, 22 verse 2, makikita po natin sa langit yung tree of life na in the midst of the street of Eden, and on either side of the river, tree of life which is bear 12 manner of fruits and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Imagine, meron daw puno sa gitna ng syudad sa langit, ano ho, na may 12 prutas. Prutas ba hanap mo? Paborito kong prutas, mangga eh. Unang-una ko talagang titikman doon ay yung mangga. Hahanapin ko yung mangga doon, yung dilaw. The next one, meron po doong water of life. Sabi sa Revelations 22 verse 1, sa taas lang po niyan, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and out of the Lamb of God. Meron daw pong tubig na umaapaw galing sa trono ng Diyos. Malinaw pa sa mga purified water. But whosoever drinketh of the water I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him shall be in him will a water springing up into everlasting life. The earth's abundance of water. Malaki pong parte ng mundo natin ay tubig, pero po about 0.3% lang ang pwedeng inumin. Ang 99.7% ay karagatan, soils, ice caps, mga na yelo pa, at yung iba po ay nasa atmosphere pa, floating in the atmosphere, pero sa langit hindi tayo kakapusin ng tubig. Sa pa po na makikita po doon, there will be a reunion with the saints, believers, and loved ones. Makikita po natin sila Moses, sila Abraham, you know, sila Elijah, you know, name it. Yung mga Old Testament saints, makikita natin sila Daniel. Wow, nakaka-excite, ano. Makikita po natin sila face to face, yung mga mahal natin sa buhay na tumanggap sa Panginoon, mga anak ng Diyos, mga kasamahan natin simbahan. Kung sila po mga tumanggap sa Panginoon, nanampalataya at ligtas sa Panginoon, makikita po natin sila. Makikita po sa Revelation chapter 20 verse 4, and I saw thrones and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Ito po yung family po natin dito sa lupa. That is just temporal. Halaga po ang family po dito. Isa po yan sa mahalagang regalo na nakamtam po natin dito po sa lupa, yung family natin. Pero po yung family po natin dito is just temporary. Our permanent family, yung mga taong ligtas, mga Kristiyano, yung po yung mga totoong pamilya po natin. And the last but not the least, pinaka-importante na makikita po natin sa langit, there will be fellowship with God. Alam nyo ho, ang pinaka-the best fellowship ay yung fellowship natin to our God. We will talk to God face to face. Makikita mo yung itsura ng Panginoon, makikita mo yung kanyang kaluwalhatian. Naisip ko, Lord, pag nakita ko po kayo, yayakapin ko po kayo. Magpapasalamat ako sa inyo, salamat po at kayo ay namatay para po sa akin. Namatay po kayo, sinakripisyo nyo ang inyong sarili para sa aking kasalanan. Thank you po, salamat po. At ito po ay isa sa mga bagay na talagang inaasam. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, 14-17, for if we believe that Jesus died, rose again, even so them also which sleep
in Jesus, God will bring him. For this we say unto you, unto the word of the Lord, that which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout of the voice of the archangel and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then when we are alive and remain shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Bubuhay po tayo, kasi hindi po talaga tayo mamamatay. Yung tinutukoy po na sleep dyan, yung katawan po natin physical. Bakit? Bibigyan po kasi tayo ng katawan ng Panginoon, bubuhayin po tayo, bibigyan po tayo ng panibagong katawan, katulad po na nabanggit po natin earlier, sa pagdating daw po ng Panginoon, sa pagtunog ng trompeta, yung mga buhay pang Kristiyano kukunin, kaya dyan po nila nakakuha yung concept ng rapture, Kristiyano po yung magmi-meeting sa air. Imagine nyo yun, magmi-meeting sa clouds, at makikita natin ang Panginoon face to face. We will be ever with the Lord. God is longing to fellowship with us. Alam nyo po ba, sabik na sabik ka ba na makita ang Panginoon? Well, mas sabik na sabik ang Diyos, ang Panginoong Hesus, na makita ka at makasama ka. So sa John 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Dadalhin tayo ng Diyos na kung saan ay nasaan siya, nandun din daw tayo. Sino po tayo para makasama ng Diyos? Tayo po yung hamak na makasalanan. Hindi karapat dapat sa Panginoon. Ito'y panghawakan sa iyong buhay, yung affection nyo po dito. Tayo mawawalan po kayo ng panlasa sa anumang pong meron dito sa sanlibutan. Ito'y sinasabi ng Bible na set your affection on things above, not on things on earth. Dapat po bilang isang Kristiyano, tayo po ay tumitingin sa mga bagay na eternal. Ilagak ninyo ang inyong nanampalataya, pananaw sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal. Ang mga bagay na nakikita ay temporal. Mawawala po yan. Hindi ko po si ibig sabihin na wag na po tayong magtrabaho. Ano man po ang itsura at katayuan nila sa buhay, kung sila po ay wala sa Panginoong Hesus, sila po ay ang pinakakawawa. Marami pa pong mga bagay na I think yung mga bagay po na ito ay sapat na para encourage tayo. What is waiting for us after this life? Na meron pong amazing program ang Panginoon sa mga Kristiyano. We are on the winning side, man. Already winner because of what Jesus did on the cross of Calvary. At wala pong ibang makapagliligtas sa tao. Hindi niya po kayang iligtas yung sarili niya sa pamamagitan ng sarili niyang mabuting gawa. Sabi sa Isaiah 64:6, ang ating mabuting gawa ay maruming basahan sa Diyos, kundi sa ginawa ng Panginoon. So, hindi rin sa pamamagitan ng relihiyon. Okay, I have religion. My religion doesn't save me. It's Jesus Christ and what He did on the cross of Calvary that saved me. Hindi rin po sa pamamagitan ng intellect, hindi po natin madadalang Diyos at katalinuhan. Katalinuhan ng mundo ay kamangmangan sa Diyos. Hindi rin po sa tradisyon at hindi rin po sa mga bagay. Natry na po natin yan eh. Natry na po natin yung mga bagay na yan and hindi po natin talaga kaya. Sabi ng Bible, tapos, tanging nakagawa lamang po, si Jesus Christ. At siya po yung naging pambayad ng ating kasalanan. And He took the punishment of your sins. Ano po ba po mapunta ng langit? Paano ko matitiyak na mapapasama ako sa programa ng Diyos? Ang una lamang po nating gawin ay tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Magsisihan po natin ang ating mga kamalian. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. Magbago po tayo ng pag-iisip. Pangalawa po ay tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Receive Jesus Christ as Lord and Savior. At sunod po niya, maghanap po kayo ng simbahan. Hindi po kayo maghanap ng simbahan na malapit sa bahay niyo. Maghanap po kayo ng simbahan na malapit sa Biblia. At close sa Biblia. Start a new living for Christ. At lagi niyo lamang po tandaan, mahal ka po ng Diyos.